guys! Welcome to my YouTube channel! Magandang araw muli sa inyong lahat. Welcome muli sa aking YouTube channel. Ngayong araw, magluluto tayo ng masarap at malinamnam na kutsinta. So, kung handa na kayo guys, tara, papakita ko sa inyo ating mga ingredients. Meron tayo ditong 8 cups na glutinous rice. Then, 3 cups na brown sugar, 5 cups na tubig, 1/2 teaspoon ng annatto powder at 1/2 teaspoon ng asin, 2 cups ng purong gata ng nyog. Ito'y optional guys, pwedeng wala, pwedeng meron, pwedeng tubig lang ang gamitin yung sabaw. Pero kung gusto nyong mas malinamnam yung kutsinta nyo, pwede kayong maglagay ng gata. Tapos meron tayong 3 tablespoon ng lye water. Para sa ating budbod, meron tayong 2 cups na kinayod na nyog. Yung murang nyog to guys, yung hindi pa maitim yung baon niya. Tapos meron tayong 3 tablespoon ng brown sugar. So tara guys, simulan na natin magtimpla. So ito guys, halo na. Ilagay na natin yung ating brown sugar. Haluin lang natin. Then lagay natin yung salt. Then, dahan-dahan natin ilalagay yung tubig. So ayan guys, tunaw na yung ating glutinous rice. Lagay natin yung ating purong gata ng nyug. Dahan-dahan lang paglalagay at halo lang ng halo. Ayan. Ito guys, malinamnam na to pag naluto kahit hindi na to isaw-saw sa nyog o sa budbud. Dahil nga may gata na siya, pwede na siyang kainin ng walang sausawan. Haluin na natin mabuti. Yung annatto powder natin guys, tutunawin natin siya sa tubig. Bago natin siya ilalagay dito. Then saan natin ilalagay yung ating lye water? Haluin na natin maigi guys hanggang sa mawala yung mga lumps niya. So ayan guys, wala na siyang lumps. Ngayon naman sasalain natin siya. Meron tayo dito isang cup, tawag dito, bowl, mixing bowl. So ayan guys, habang naka-rest yung ating mixture, gagawin natin yung ating budbud. So meron na tayo ditong pinainit na pan. Lagay natin yung ating nyug. Ayan. Sasangag natin siya hanggang sa mag-golden brown.
Lagay na rin natin yung asukal. So ayan guys, luto na yung ating budbod. Gantong kulay lang kailangan nating ma-achieve. So patayin na natin yung apoy. So ito na siya guys, ayan na yung ating budbod. Set aside na muna natin to at gagawin na natin yung ating kutsinta. Ngayon guys, habang nag-iinit tayo ng tubig sa ating steamer, lalagyan natin ng oil yung ating molder. Para hindi magdikit yung ating kutsinta mamaya. Kahit anong oil guys pwede. Wag lang oil na panghilot sa katawan. Cooking oil ba? Lagyan lang natin lahat. So ayan guys, tapos na natin lagyan ng oil yung ating mga molder. Yung ating mixture, nilagay ko siya sa isang pitcher para hindi siya mahirap i-transfer sa molder. Simulan na natin maglagay. Ayan. So ayan guys, tapos na natin ilagay lahat sa molder yung ating mixture. Ilalagay na natin siya sa steamer. So ayan, meron tayo itong steamer. Lagay na natin siya dyan. So ayan guys, kulong-kulo na yung tubig ng ating steamer. Ilalagay na natin siya dyan. Wait lang. Tapos guys, yung ating takip, lalagyan natin ng pelang cover.
para hindi matuluan ng pawis yung ating kutsinta. Para hindi siya lumabsak. Lulutuin natin to for 20 minutes under medium heat. After 20 minutes, check natin guys kung luto na siya. Tusukin natin siya ng toothpick. Tusukin natin siya ng toothpick. Pag wala nang dumikit, luto na yan. So, ayan. Wala na siyang dumikit. Luto na siya guys. Patayin na natin yung apoy. So, ito na guys. Luto na yung ating kutsinta. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng pagkakaluto niya. Makinis siya at pantay-pantay. Wala siyang butas sa gitna. So, ayan guys, tapos na nating ayusin yung ating kutsinta. Ayan na siya. Tingnan nyo guys, ang ganda oh. Makinis talaga siya. That's it for today guys. Until next video again, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please do like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest video natin. Bye!